everyone, welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget po to hit the bell notification para updated kayo sa aking future videos. So guys, yung pag-uusapan po natin ngayon is about po sa postal ID. So, hindi po tungkol sa, anong tawag nito, requirements, hindi po tungkol sa passport, kundi po paalala. So, magbibigay lang po ako ng paalala, guys, sa mga tao po na gusto kumuha ng postal ID. Kasi guys, madaming mga cases, madaming mga instances po. Madami pong nagme-message sa Facebook page namin for you to know pala, we have Okukos Travel and Tours. We do cater po online passport appointment, and then we do cater po plane ticket, local, and international. So, kung gusto niyo pong mag-message or private message, hanapin niyo lang po yung Facebook page namin, Okukos Travel and Tours. So guys, yes, let's proceed na po. Guys, kapag kayo po ay desperado na magkakuha ng passport tapos wala po kayong valid ID, at alam naman po natin na ang pinakamadaling makuha po ng valid ID sa ngayon ay postal ID, guys, please, wag po kayong kumuha ng inyong postal ID through online. Ma'am, bakit po? Ganito, ganyan. Ma'am, bakit? Bakit ayaw nyo kami pakuhanin ng postal ID through online? Kasi guys, madaming cases po talaga. Nagko-comment sa video, YouTube videos ko. Nagme-message po sa amin, as what I said, na na-fake po yung postal ID nila. So, ang mangyayari po niyan, during appearance po nila, they're very confident. Siyempre, kung ako naman sa kalagayan nila, magiging masaya po ako kasi meron na nga po akong postal ID, meron ng confirm online appointment, meron na din po akong PSA. Ano pa bang hahanapin ni DFA? Diba po? So, in my mind, as an applicant, meron akong postal ID, PSA, and confirm online appointment, matatanggap, ma-approve yung passport application ko, di ba po? But the worst case is, yung postal ID na kinuha nila through online ay fake. So what happened? Hinohold ni DFA yung documents niyo. Nakuha niyo po yun? Hinohold po ni DFA yung documents niyo. Kasi akala ni DFA kayo ay nag-fake ng ID, which is hindi naman, hindi nyo kasalanan. Kasi nagpa-process kayo through online. Kasi kumuha kayo through online. Nagpa-access kayo through online. So guys, dahan-dahan po. Kung gusto nyo po talaga kumuha ng postal ID, I know kung sa mga province, it takes 1 month para makakuha ng postal ID. Hindi sa NCR mismo. Kapag sa NCR naman, sinasabi nila, it takes only 1 to 2 weeks para ma-release yung postal ID. Pero kapag sa Mindanao or sa mga other provinces, it takes 1 month po. But guys, that 1 month is worth it kung yung postal ID na nakuha nyo ay hindi fake. Kaya kailangan nyo pong maging patient. Hintayin nyo na lang po. Kung gusto nyo po talagang kumuha ng postal ID, punta po kayo sa post office. Kasi sa post office po talaga yan makukuha. Mag-file po kayo doon. Tapos, hintayin nyo po yung 1 month duration. Kasi on or before 1 month, dadating naman din po yan. Para hindi po kayo mag-suffer. Kasi guys, madami po talagang na-hold. Madami pong nasa clearing section pa ngayon ng DFA. Ang dahil po sa fake na postal ID. Alam nyo po kung ano pang, ano, wala na talagang ibang valid ID na fine-fake, kundi ang postal ID lang. Kasi postal ID yung pinakamadaling makuha ngayon. Or, pinakamadaling makuha, at saka, pinakamura. Tapos ngayon, nag-chat kayo sa online, nag-o-offer sila. Ganito, ganyan. Sinasabi na, sir, pag kinabukasan, by the next, madali lang po ito, ganito, ganyan. Tapos, mura. So, syempre, kayo naman na gustong kumuha ng passport at saka meron ng schedule for appointment, nagmamadali din kayo. Sino ba naman ang hindi magmamadali? So, kukuha kayo online. Tapos, at the end of the day,
kayo din po yung kawawa. Hindi yung nag-process sa inyo, kundi kayo po. Kasi yung nag-process sa inyo, nagkapera po sila sa inyo. Pero kayo po na nagpa-process ay magkaka-consequences po kayo kasi ma-hold po yung documents niyo ni DFA. Or else, ang sinasabi kasi usually is, ma'am, na-fake din yung ID ko kasi kumuha ako online ng postal. Tapos, sabi ni DFA, it takes time daw for clearing, balik daw agad for 3 months, ganyan. Tapos, after 3 months, hindi pa tumawag si DFA. Tapos, umabot na lang ng 5 months, umabot na lang ng 6 months. Eh, kasi nga, guys, kapag fake yung document nyo, mahirap kayo makakuha ng passport. Kasi akala nila naglalaro kayo. Akala nila linalaroan ng taon yan. Linalaroan nyo lang yung application nyo. Which is hindi. Kasi yan silang taga-DFA, guys. Meron yan silang system something to detect if your documents is fake or original. So, alam na yan nila. Sometimes, halimbawa, yung postal ID nyo is fake. Tapos nakalusot. Tapos sinabihan kayo na for releasing na kayo. During the time na releasing na, sinabi sa inyo na cancel po yung passport nyo, sir or ma'am. So, tatanungin nyo, ano pong nangyari? Ganyan to, ganyan. Kasi yung documents nyo ay fake. Or sometimes, hindi yan sila magsasabi. Sometimes, magsasabi yan sila. But sometimes, hindi. So, yan po yung warning ko na, guys, if you want to get talaga postal ID, huwag po kayong kumuha ng through online. May mga online naman, hindi ko naman sinasabi na through online is fake lahat. Meron naman po talagang matino. But meron din po mapaglaro talaga. Kagaya sa amin, we do cater online appointment po. We are legit. We take good care of our client. Pero may mga ibang talaga nagpre-pretend na ikikater nila, ganito, ganyan. Tapos yung hingi nila na charges is too much. 2-5, 3-5, 4-5. At the end of the day, in-scam nila yung tao. Kawawa sila masyado. So, be careful po sa online. Social media po talaga is either good or bad. Nasa tao na po kasi yan. Kung gagamitin yung social media through good, gagamitin nila through bad. Kasi hindi natin hawak ngayon ang isipan ng tao. But, for you guys, to be aware, please be careful po. So, yan lang po guys. Kasi ayoko pong madami pang mag-comment na na-fake yung ID nila. Ma'am, ganito yung case ko kahapon na-cancel for clearing pa daw. Ma'am, ganito yung nangyari. So, this is a good warning for you guys. Be very careful. So, if ever naman na-afford nyo kumuha ng driver's license, much better kasi madaling makuha. And then, if ever naman na may mga ibang valid ID pa kayo, then go for it. So, wag na kayong magbuwis ng buhay sa pagkuha po ng postal ID through online. Kasi mahirap po talaga. And kayo din po yung magsasuffer. So, I hope guys, nakatulong po ito. I hope po na may nakuha po kayo na lesson sa aking paalala. So, that's it guys. I'm really concerned po. And I feel sorry for those applicant po na na-fake yung mga valid ID nila. So, if babasahin nyo po yung mga comment section nila, ganyan po yung nangyari, ganito, ganyan. So, mababasa nyo po. And I feel sorry for them. So, that's it guys. And guys, if you have some questions, please don't forget to leave your comment down below. And then, please don't forget to subscribe. Thank you so much. Goodbye.